so date them, guys. Sorry. Inuwi pa rin ako kasi Makati pa rin nalamunan ko. Pero hindi na siya masakit pag lumunok. Kasi pag lumulunok ako nun, ang sakit din ng left ear lobe ko. Pero Makati pa rin yung nalamunan ko. Hindi ko pa rin kayang magsalita ng isang diretsyong conversation or sentence. So, chine-check ko yung pulse ko and yung oxygen ko. Okay naman siya. Yung nalamunan ko lang talaga. Pero yung asawa ko, hanggang ngayon, tuwing gabi sumasakit. Tuwing gabi pa rin siya ina-atake. So, ngayon, natrabaho siya ulit dito. So, siya yung nasa office ko. And, noong isang araw, dumura na ako ng phlegm na may green. Pero, saglit lang siya. Hindi siya, parang dalawang beses lang siya na nakita ko. And then, ano na siya, almost clear. Pero, alam mo na, phlegm pa rin siya. Pero, parang almost clear, yellowish ka ng konti. Yun. Then, yung asawa ko tuwing gabi, doon siya parang laging mas inuubo. Tinry ko siyang magsuob, kaso inayawan niya after 10 seconds. Kasi hindi siya sanay. Hindi daw siya komportable. So, medyo nahihirapan akong in-nurse yung asawa ko. Kasi syempre, hindi siya familiar dun sa mga ways of parang remedies natin pag may sakit tayo sa Pilipinas tulad ng suob, ng yung suob ng ang pinatry ko nga lang sa kanya yung suob ng ulo lang, hindi niya talaga kaya. What more pa kaya kung yung suob ng buong katawan? Ako kasi nagsusuob ako pero buong katawan naman tayo, pandak tayo. Maliit tayo, so kasi tayo sa isang maliit na blanket. Siya hindi niya kaya. So, teka. Andali, ambilis ko mangawit, diba? Medyo nangangawit pa rin yung mga kasukasuan ko. Kasi syempre, hindi ako nagagalaw. Pero, bumalik na po yung panlasa ko. Ayan. Pero medyo congested pa rin ako. Yung asawa ko, from time to time, basta paggabi, hindi siya makarinig ulit. Tigas nga kasi ng ulo. Hindi nga siya sa naisasuob. Kung nagsusuob lang to, baka lumuwag-luwag na yung nararamdaman nito eh. Okay, hindi siya sanay. So, ayan. Hindi pa kami fully recovered. Pero, hopefully by the end of this week, ito na yung kasayangan week namin, sana umukay na. Sana wala na yung yung parang hingal na nararamdaman ko. So, update namin ulit kayo, guys. Day 11. Inuubo pa rin ako. Minsan na lang makatinalamanan ko. Pero yung asawa ko, pinabalik na sila sa office kasi nga, ang daming may sakit. Ang daming wala. So, good luck naman. Hindi pa siya sobrang magaling, pero ganun kasi dito sa Amerika, guys. Pag hindi ka kumilos, hindi ka nagtrabaho. Nga nga. Lalo't madaming bills. So, hopefully by the end of this week, maging okay na ako para makapasok na ako ulit next week. Ang malakasan na humidifier. May cons to. Dahil sa humidifier. Half day. Hindi man half day namin bukas. Half day yata siya nakabukas. Nag-sound yung lahat ng smoke alarm namin. So, gabi yun. Nakakahiya. Hi, guys! So, yan.
magtutuwits na akong walang trabaho. Kaya ako leave. So, nakapagsalita na ako. Pero yung salita ko is may hingal pa din. Hindi na ako masyado inuubos ng gabi. Feeling ko yung hingal ko kasi nga malamig ngayon. Pero yun, alam mo yun ko, hindi na siya masakit pag nalulok. Makati na lang siya. Sa umaga, dun lang ako nag-split ng phlegm. And binubuksan ko na rin yung heater sa umaga. Kasi nga, hindi ko na mag-pretend, malamig talaga. So, bahala na ang bills. So, in fairness naman, namiss ko ang trabaho. Kasi, okay din naman yung rest na walang ginagawa. Pero pag sobrang tagal na, medyo nakaburakot sa bahay. Hindi ka pala makalabas. So, pinapahinga ko lang na mabuti yung lalamunan ko. Kasi nga, pag bumalik na ako sa trabaho, salita na naman ako buong araw. Yung asawa ko, unfortunately, hindi siya nakapag-rest well kasi So, yung asawa ko, 5 days, 1 week siyang hindi pumasok. Kaso, pinabalik din sila ulit Tuesday, the week after. Masakit pa siya, wala silang pake. Although, ang dami nagkasakit sa kanila. Pinapasok pa rin sila. Eh, malit lang naman sa yung company ng asawa ko. Then nakita ko, pinost ng friend ko sa group chat namin. Buti pa sa Pilipinas may paayuda pag COVID positive ka. Dito wala. Hindi ko alam kung wala o hindi lang ako hindi ako nag-check. Kasi sabi pa nung friend na, yung isa kong friend, pag daw nag-COVID positive ka sa Pilipinas, kailangan mo report sa barangay and all that. Dito kasi wala naman ganun. It's either magpa-admit ka sa hospital or mag self-quarantine ka. So yun yung ginawa ko. Nag-quarantine ako. Nasa bahay lang naman talaga ako, di ba? So, nakita ko sa Maynila, may paayuda sila na, sa isang bag na may gamot, may libreng pulse oxy. Ako, bumili pa ako dito. Tapos, merong temperature. Bumili rin ako ng temperature. Pero in fairness, at least for next time, pag may nagkalagnat, may mga gadgets na tayo. And then, meron pa silang pa-spray bottle. Dito kasi guys, yun na kami sa Pilipinas, yung pwede kang bumili ng antibiotic kahit walang prescription. Ewan ka, nung bago ako pumunta dito, nasa Pinas ako, nakakabili ako ng amoxicillin or carbocysteine without prescription. Dito kasi guys, lahat may prescription. Konti lang yung mabibili mo over the counter. Medyo may hingal pa ako, diba? Ang binili namin gamot yung over the counter lang. Bili na kami ng Theraflu. Itong Theraflu. Yung nakita nyo sa previous na vlogs ko. Hindi ko gusto kasi talagang sasakyan ang chan ko pagkatapos ko siyang inumin. Anyway, hopefully by Sunday, fully recovered na ako. Kasi pwede ba naman ako mag-extend ng leave if ever na na hindi pa ako talaga masyadong maayos. Pero kasi yung bills. Inisip ko yung bills. Although may ipon kami, pero syempre, as much as possible, ayaw namin gamitin yun. Kasi yun is for talagang super emergency. Pinapaabit nga ako sa ER. Ayoko mag-ER. May insurance ako. Maganda insurance ko, pero ayoko. Gastos yun. Mag-self-medicate na lang ako, sabi ko. So, dito na stay ako sa bahay. Sa March kasi, tataas ulit yung renta namin. Mag-renew kami ng another year. Mag-juice muna tayo. And then, hopefully, okay na ako. Ngayon medyo, may mga problema ko. Sorry. Yeah, so, nilose ko yung juicer ko. And then, every time na mag-juice ako ng orange, hinugasan ko na yun, guys. Hinugasan ko yung kagabi. Pagkabili namin. So, ginagawa ko, niroll ko muna siya.
para yung lahat ng juice niya lumabas. And so, itong few peels, yung orange peel, inahay ko dito kasi mabango siya. Nakabango ng sink, ng garbage disposal. Orange juice. Masarap na orange yung navel orange. Feeling ko Omicron nga yung tumama. Kasi nga, sobrang sakit ng buong katawan ko. Tapos yung lower back ko, lagi siyang masakit. So, hindi ko siya pinansin. Kasi Friday, nabanggit ko yata ito sa isa sa ginawa kong vlog ng isang araw. Basta Friday, bago ako tinamaan ng todo, umaga, na-feel ko nahilo ako, na parang na-out of balance ako. Nakaupo na ako nun sa workstation ko. Hindi ko pinansin kasi parang feeling ko baka yung normal lang na nararamdaman ko every morning kasi yan nahihilo or nasusuka. So isip ko baka naman sa period ko lang or kakatapos lang naman ng period ko, ganyan. So kung baka stress lang. Ayun nga, tapos Saturday noon, the morning after, doon ako tinamaan ng todo. So, kung nakita niyo yung mga previous vlogs ko, sobrang hindi ako makagalaw first few days. Kasi buong katawan ko talaga sobrang sakit. Tsaka sobrang latang-lata. Tapos, ang hirap bumangon. Ang worst pa kasi, hirap ako magsalita nun kasi ngayon nalumunan ko. Yung asawa ko naman, hirap makamirinig. Kasi yun yung tumama naman sa kanya. Hirap pa siya makarinig. Yung communication namin, sobrang hirap. Pero syempre, isa yun sa challenges. na experience namin. Kasi bilang nasa isang bahay kami, ang hirap. Ayoko pa magsalita kasi talagang sobra. Kasi nga, ang sakit na lamunan ko. Pag di ako nagsalita, ang akala niya, ayoko mapag-usap. Sabi ko, hindi sa ayaw ko mapag-usap kasi sinesave ko yung boses ko kasi masakit din yung lalamunan ko nun. So yun lang, so magtatry ako sana by Sunday. Sana by Sunday completely healed na ako para pag sumaba ako sa Monday hindi ako mabinat or something. Ang sweet-sweet ang pusa na yan. Lagi yung nakadikit sa akin. Nung first few days na may sakit ako, nakahiga lang ako lagi sa kama. Siya lagi tumatabi sa akin. Yun ang aking nurse. And then, pag nasa couch ako, nakahiga, ano naman siya, pupesa siya sa may paanan ko. Minabantayan ako. So, yun ang muna yung vlog ko for today, guys. Kasi, maayos-ayos na ako, pero tinatry ko kasi magsalita para gine-gauge ko kung kaya ko bang magsalita ng dire-diretso na naman. So far, hindi pa. So, save ko muna ulit yung boses ko. Pahinga muna ako ulit, guys, and then I'll see you again tomorrow. Bye! Hi guys, so day 15. Ayan, don't worry. Naiyak lang ako sa nagkami na undercover boss. So, medyo light na lang yung hingal ko. Pero naubok pa rin ako from time to time. Hindi ko pa kaya ng isang buong araw na nagsasalita. So, Saturday, ngayon,
Bukas ko madedetermine kung kaya ko na ba na magsalita. Kapag hindi pa, baka mag-extend ako ng leave. Kasi mahirap bumalik sa trabaho nang may nararamdaman pa. Para isang diretsyong pahinga na. Pero may gising pa, ha? Hi guys, so today is Sunday. Yung final ko na leave is until Sunday lang. So na-figure out ko, yung katinalalamunan ko is because of back drip. So yung sipon ko, instead na lumabas siya dito, lumalabas siya, nag-drip siya sa sa likod. So sa may throat ko. Kaya siya makati. So, nag-extend ako ng leave until Tuesday. Kasi gusto ko mawala muna yung kate. Kasi nga, ang hirap magsalita pag makati na lamunan. Bumili kami sa Walmart tong spray. Ang pangit ng lasa. So, hindi naman, wala naman akong sore throat. Pero syempre, hindi ko alam kung ba't siya binili. Wala kasi ako mabili nung pang back drip talaga. So, tinatry ko muna to. Nakalagay naman dito is do not use for more than 2 days. Pero you can use it every after 2 hours. So, we'll see. Sana mawala yung kate niya. And then, para Tuesday makapagtrabaho. Ay, Tuesday. Para Wednesday, makapagtrabaho na ako. At kailangan ko ng kumita ulit ng pera. At bayaran ng bills. Ayan. So, hi guys, so Wednesday, I plan na magtrabaho na today. So, hindi pa ako nag-log in. Practice ako. Hindi pa rin kaya na mag-dire-diretso ng, ano, ng salita. So, in-access ko yung work email ko. Ang dami ko palang email, ang dami ko palang form. Meron pala akong form na dapat present, so hindi ako aware. So magpapa in-schedule na nila ako na naka-pending leave hanggang end of this month. So magpapatry ako magpa-schedule ng doctor's appointment. If not, kahit tele-doc visit. Kasi hindi pa ako sure kung negative yung result, yung negative ako. So I'm presuming na this weekend, siguro kailangan ako magpa test ulit. So, we'll see. Nahirapin pa rin akong huminga. Kasi kahapon ng hapon, sobrang bored na bored na ako talaga. Gusto ko na magtrabaho. Pero kung hindi pa talaga kaya, mag-ipilit. So, hopefully, ma-approve yung leave ko. Kahit unpaid, pero at least may trabaho pa rin tayo pagbalik. So, nagpapaschedule ako ngayon. So, hopefully, gumaling na ako by the end of this week. Grabe yung hingal effect sa akin. Hindi pa rin siya nawawala. And so, on our way to my doctor's appointment na. And so, nandito na kami waiting na magbukas yung mabuti. So, no, not mabuti. So, kakagaling lang namin sa doktor. Nagpa-appointment din ako. Kasi kailangan kong pa-fill out ng form. So, all along, I thought, sorry guys, hindi ako makapapwede magkata naman alakas kasi masakit na yung lalamunan ko. Akala ko i-extend lang yung leave ko until next week. In-extend ng doktor yung leave ko until March 10. So, nade-depress ako guys.
nade-depress ako kasi gusto ko talaga mag-work. Gusto ko na mabalik. Kaso syempre, since kailangan lagi ako nagsasalita, kailangan mo wala muna lahat ng nangyayari dito. So, nag-prescribe yung doctor ng oral na medication. I-try ko for 5 days. May steroids yun. So, pag hindi talaga nag... ano... ayokong mag-out of work for 3 months. No. Sweldo nga ngayon eh. Nalungkot ako kasi. Siyempre, walang pumasok na sweldo. And I thought eligible ako for 5 days na paid since COVID positive ako. Kaya ayoko na sa lamig ko eh. Hindi siya pumasok. Although meron akong tinatabing pera. So lagi kasi ako nagtatabi ng pera sa bank. Sa bank ko. In cases like this. Kasi minsan, pag nade-delayed yung sahod ng asawa ko, tuwing katapusan, yun yung ginagamit namin. So, hindi kami nade-delayed ng pagbayad ng rent. Sa hat na nalamunan ko ulit pagrano ko. Lagi naman ako nagtutubig. Pero, sinabi naman ng doctor, once na naramdaman ko na kaya ko na ulit, pwede ko namang baguhin yun. Although, meron din na kasing paperwork na kailangan ko i-present sa supervisor. Pag pwede na akong bumalik ulit, so magpapacheck up ako ulit once na feel ko na okay na. Ang sabi kasi ng doctor, kailangan ko i-monitor just to make sure na hindi ako nakadevelop ng secondary infection. Which is mostly targeted sa lungs. Please guys, pray for me. I hate being sick. And most of all, I hate being out of work. Enough na sa akin yung na-experience ko na without work for a year. Since nagpa-process kami ng K-1 papers noon. Pero kasi iba ngayon. Bayaran ng bills. Bayaran ng renta. So, naging guilty ako. Siyempre kasi yung asawa ko yung mag-shoulder lahat. Although, may ipon kami guys. So, yun yung maganda ng may ipon ka. Pero as much as possible, ayaw namin gawin yun. Although, kini-consider nila na emergency nga itong nangyayari sa akin. Pero kasi sa akin, parang kailangan ko lang mawala yung kate and yung upo. So, hopefully, in 5 days, maging okay na ako. And makabalik na ako sa work. Ang hirap ng dismasweldo. So, yun lang guys. So, yun lang muna yung vlog ko. Then, I'll update you pag gumaling na ako. Hopefully, gumaling na ako. Gusto ko na gumaling. So, ingat kayo dyan, guys. Doble-doble, ingat kayo. It doesn't mean that if you're fully vaccinated or you already have your booster shot, you'll be, like, you know, free from getting the virus. Everyone is still prone. Fully vaccinated or not. So please take extra precautions. And by the way, hindi ako nakatulog nang wala nito. Although there's a possibility na mag-choke ako while sleeping, I don't care. So far, di pa naman. Knock on wood. Kasi pag wala to, hindi ako makatulog.
nagigising pa rin ako dahil sa ubo. So, sa lahat, sa ibang naka-experience ito, na nag-undergo ng depression, or nag-underwent ng depression, kapit lang. I'm very, very fortunate na mayroon akong family na nagdagi nag-encourage na this too shall pass. So, may ibang nagka-COVID na ang malis naka-recover. Yung iba, mas matagal. Sabi ng doctor sa akin, meron siyang COVID patient since September. Until now, hindi pa magaling, hindi pa makapagtrabaho. And I was like, no, I wanna go back to work soon. So that's all for today, guys. Hopefully you like this vlog, and please don't forget to like it, share, and subscribe. And hit the notification bell if you like to be notified every time I upload a new vlog. So, till next time, guys. Please do take care of yourselves.